lang grounded. Tama. Bagay dito. Tumigas, dapat madami yan sa loob. Okay, lain. Yan siya. Ngayon, maglagay tayo ng maraming loop dito. Ayos. Ipapasok ko ito sa loob. Luwagan mo lang siya konti. Ganyan. I-adjust mo para lumuwag siya na pwede siyang hilahilahin. Ganyan, no? O. Yan. Tapos, maluwag na siya. Pagkatapos niya, ipapasok mo ito sa loob. Ayan. Ayan na. Napasok na siya. So, dalawa na yon. Dito. Kailangan mo na stop it. Ngayon ay ito lapit na matapos, lalagyan pa natin siya ng oil spring dito. Tawa tayo ulit. Sa loob. Kailangan mo ng stopper dito. Ito wala itong carbon, wala kang tay decoy. Dito din wala. Ang nandito lang ay yung ganito, yung coil na magnetic wire hanggang dito. So ito tapos na ito. Ito ang takit niya. Yan.
So ito yung one half na PVC, pwede yung ganito yung blue o ito sa elliptical one half size ang diameter, ito sa PVC na one half. Try natin yan mamaya. Taposin natin ito. Ito ko natin ginawa ito. Tataposin natin ito. Iba din ito mga piece. Yan. Ito siya. Makapasok siya. Pasok natin sa loob. Ito nakalabas ito. Ito sa loob. It's para kumapit yung washer na nilagay natin sa loob. Ganyan. Natin to carbon na may decoy halo, may simento yan lahat halo na. Tapos dito hindi na ako naglalagay ng mercury dito sa handle kasi nung gumawa ako ng ganito nung nakaraan, lagyan ko ng mercury dito ay hindi gumagana ang anti-decoy. So ewan ko bakit hindi siya gumagana, naman lang ang kumahanap na ano, ito lang pendulo, hindi dito, ito handle lang, dapat ganito lang yung mga carbon ilagay mo. Yan, lagay dyan. Natin ang shoes look para hindi siya ma yung anong stopper natin siya kumalaw. Ito pwede natin pagtakip, ayan, takip man ito sa Japanese one po. Gamitin ko muna o temporary. Yan, tapos na ating aura meter na bronze ang handle. Tapos itong aura meter naman na magnetic wire, walang mercury, at ito ano lang, ano lang ito, magnetic wire lang ito. Magnetic wire lang, nilagyan ko lang ng cover para yung bala mo papasok dito, hindi ka mahirapan magkuha doon sa loob, baka sasagit siya sa mga ano doon, mga wiring. So ayan, subukan na natin ito ngayon. Linisin ko muna itong
lamesa, maraming gamit, lalat. Yan. Actually, hindi pa ito tapos. May ano pa ito. Babalutin pa ito. Sampulan ko kayo. Kaya ito. Ito. Pala ito itong sa electrical na pipe yan, oh. Oh, pwede siya gawin mo lang ay magputol ka dito tapos mag-iwa ka nito, gawin mong washer at paglagay mo dito sa dulo kalayan nito para may takit ka na. Ano dito? Ito. Nag-stop yan. Itong klase. Kailangan ng mercury. At ito, hindi ito madidikoy kasi may anti-decoy ito, itong klase. Ito, posible madidikoy pa rin ito. Pero subukan natin ngayon kung madidikoy ba siya. Wala kasi itong carbon at walang power load. Ang pinaka-power load niya, yung coil spring lang na gawa sa magnetic wire. So, i-try na natin. Ito, cellphone. Yung mga accessories dito. Yan, kita nyo yan. Yung maliit. Ayan. Gold plated yan. At saka dito. Sa may, ano, sa loob. May gold plated yan. Tapos dito. Yan. Naka gold plated din yan. At yung sa pinaka-sentro nito. Bali yung processor niya gold plated din, tapos dito gold plated ito, yan gold, meron pa dito gold plated din yan sa ilalim gold plated yan, maraming gold plated sa cellphone. Yung antenna dito banda, may antenna dito gold plated din. So ito ay hahanapin ito na ng aura. Isisingit ko din yung one, yung Japanese one, kung paano siya gagalaw kahit malayo. Ito na, testing na natin. Unahin natin ito. Ito, itong walang mercury. Lagyan natin ng bala dito. Ito, 18K na quintas. Lagay ko dyan. Ano nyo ha? At magtuturo. Yan. Yun siya banda. Ito, walang mercury, walang load na carbon, walang anti-decoy. Yun lang ito na wire, na magnetic wire. O, kita nyo yan. Ilipat ko naman siya dito. Ayan, no? Natulog niya guys, oh.